What is up, guys? Hate here, and welcome to another short unboxing video. We have here a flashlight from Haixnfire. I don't know if I'm pronouncing it correctly. Haixnfire, whatever. Gusto ko lang i-share sa inyo tong video na to kasi bumili tayo ng flashlight. Kung napapansin nyo sa mga video natin or yung mga shorts na ina-upload natin, puro tayo adventure and camping kung saan sa ang parte ng Pilipinas. So, kailangan natin ng magandang flashlight or yung reliable na flashlight kahit papano. At nakita ko tong Haixnfire sa online and nakita ko yung mga bumili, tapos yung itsura physically ng flashlight, and mukha naman siyang okay, kaya binili ko siya. So ito yung gagamitin natin sa mga adventure natin. Pero itong flashlight na to, itong Haixnfire DV32, ito na yung pangalawang purchase natin. So ito siya, pangalawang purchase natin ng product na to. Dahil ba maganda siya kaya bumili tayo ulit ng isa pa? Medyo-medyo. Kasi yung binili nating nauna na Haixnfire DV57 or DV57 ay ayaw nang gumana. After ilang days, bigla lang siyang hindi na gumagana kahit anong gawin natin. Kahit bago yung battery ilagay natin sa kanya, kahit mahigpit naman yung pagkakasara, hindi na siya gumana. Kaya bumili pa tayo ng isa. Well, that is so sad kasi hindi man lang siya nagamit outdoor or hindi ko man lang siya nagamit sa camping. Though physically, ang tingin ko naman sa kanya is maganda siya. Maganda siyang, mukha naman siyang premium. And malakas yung ilaw niya nung simula. Pero hindi ko alam bakit hindi na siya gumana. By the way, ang rating pala netong flashlight na to is IP68. So, ibig sabihin, pwede siya sa ilalim ng tubig. So, ayan. And the battery, ito, ano to, adapter. Kung gusto mo siyang lagyan ng mas maliit na battery. And by the way, yung battery pala na ginagamit dito is ito, yung 18650 na battery or yung 26650 na battery. So either sa dalawang to, this is a 3.7 volts na battery. Kung itong maliit, yung 18650 yung gagamitin mo, syempre kailangan mo yung adapter. Kung itong malaki naman, so hindi mo na kailangan ng adapter. And ang time or yung tagal ng isang charge sa kanya is naglalaro ng 2 hours daw, 2 to 4 or 2 to 6 hours kapag ito yung malaki, yung 26650, and kung ito naman is 1.5 to 3 hours lang daw sabi dun sa specs. Though hindi ko pa siya natatry, pero mukha naman siyang premium. Or hindi ko pa siya natatry sa outdoor yung test kung gaano katagal yung battery. Pero mukha naman siyang magtatagal dahil nga malaki yung battery natin. And then, this is a diving flashlight. So, pwede siya sa ilalim ng tubig talaga. So, ito. Pakita ko sa inyo. Ayan. Kailangan mahigpit na mahigpit yung pagkakasara. Yung as in, hindi mo na siya maiikot. Tapos, on. Whoop. Tada. Ang liwanag nito. Hindi ko nga maitutok sa inyo eh. Hindi ko na kailangan itutok sa inyo. Makikita nyo naman. And then, mainit siya. So, DV yun yung model nila na ng flashlight na good for diving. So, ito, tong DV32, ang switch niya is para siyang slide switch na as you go further or habang inoon mo siya, lumalakas siya ng lumalakas. Yan, pag sinagad mo dun sa dulo. Tapos dito, yan yung mas konti. Yan, para siyang sliding potentiometer. Yun yung technical
term or technical na parts na meron to. Sliding potentiometer. Yung parang volume. So, habang tinataasan mo yung volume, lumalakas siya. Ito, in this case, yung intensity ng ilaw. Ito naman, kahit sira na siya, kahit papano na try ko siya ng ilang araw lang, ang nangyayari dito sa DV57, kada isang click mo ng ganun, meron siyang high, low, and then yung SOS na yung signal, yung blinking na signal. Parehas silang magnetic yung switch. Yung magnet, meron siyang magnet na nandito sa labas. Tapos, ito, aluminum body yan. So, walang papasukan yung tubig kahit saan kasi sealed na sealed talaga siya. Ang ganda ng construction niya. So, ayan. Diba? Ito yung DV57. Tapos, ito yung DV32. So, bakit ko siya pinagko-compare pa rin kahit na sira yung isa? And bakit ko ginawa pa tong video na to? Pinopromote ko ba siya? Pwedeng 50-50. Nagagandahan ako sa product na to, pero hindi siya 100% na makukuha mo yung magandang produkto. Kahit anong gawin mo. Well, kahit naman sa mga camera gears or kahit anong equipment naman, meron naman talagang talagang manufacturer's defect or dun pa lang sa pagkakagawa sa kanya is nagfe-fail na yung components niya sa loob. So, na-timingan lang natin na itong nabunda sa atin na flashlight na model na to is nasira siya agad kasi siguro may sira yung mismong component niya. Tapos ito, sana tumagal siya at magamit natin. So, maire-recommend ko ba siya? Well, mura lang kasi or hindi siya kasing mahal ng mga premium flashlight or diving flashlight na may rating ng IP68. Kasi gagamitin talaga natin 'to sa mga shoot natin sa camping, sa bundok, sa dagat. Kaya kailangan natin ng reliable na flashlight na malakas tapos hindi masisira. 'Di ba? So, ayun. Ang presyo nga pala nito, nakuha ko siya, naka-sale, around 650 pesos. Pareha sila. Ito, more or less, mga nasa ganun din. Basta less than 700 sila per piece. And without battery. Yung battery niya nga pala, bibilin mo siya separately or pwedeng kunin mo siya sa package. Mga less than 1,000 yata, 1,200 kapag kasama yung battery, tapos charger. Pero yung charger na kasama niya, hindi ganito. Yung charger din ni Haixnfire, whatever. Hindi siya ganito kasi ito ay lito kala, whatever. So yung charger naman na mga ganito usually ng 18650 na battery tsaka yung 26650, universal naman siya halos. Ito nga pala yung isang charger na ginagamit natin kasi meron ako yung mga generic na charger na pangit. Pero ito medyo maganda siya. Meron siyang indicator 25, 50, 75 to 100. Tapos meron siyang selection kung gusto mo ng 0.5 or 1 ampere yung charging niya. And pwede rin siyang mag-reverse yung output or yung palabas yung voltage naman sa kanya kasi ano, merong out na 5 volts. So, dito mo sasaksak yung USB. Tapos yun. And yung connector pa pala neto, hindi pa siya type C. Yun. Ano siya? Micro USB pa. Ang charger naman na to is around less than 200 pesos. 190. Something ganon. Sa Lazada din or sa Shopee. Tapos yung battery naman, yung mga ganito, more or less makakuha ka sa 18650, pinakamura is mga 120. Yung branded na yon kasi yung mga ganito parang generic siya masyado and hindi ko siya type kasi masyado siyang magaan yung mga ultra flare na ganito na battery. Ito rin yung battery nung green laser natin. So ayun. So ayun lang guys, kung bibili kayo ng
ganitong mga product from China, i-consider nyo rin yung possibility na mapunta sa inyo yung hindi maganda. Well, lahat naman ng mabibili mo sa online is ganun, or sa Shopee or sa Lazada. Sobrang liit lang nung chance na mapapalitan mo sila or maibalik mo sila sa client. Sa client, I mean sa supplier or dun sa store na binilan mo. Sobrang liit lang nung chance na mapalitan talaga nila yung product kagaya nito, sa China pa to nang galing. So yun lang. Nawa may natutunan kayo. Kung gusto niyo bumili ng ganitong product, nasa sa inyo yun. Kagaya ko, tinake ko yung risk para dito sa product, and yung binili ko na kasunod is same brand pa rin. Kasi I guess na ito lang naman is 1 in 1,000 or something ganon. At natsambahan ko lang yung unit na hindi maglalast or may problema na talaga yung component niya. And sana hindi siya mangyari dito. Kasi kung mangyayari siya dito at masisira ito ulit, gagawa tayo ng video. And masyadong hindi na to recommended tong Haixnfire kapag nasira pa to. So yun lang guys, thank you for watching at naway may napulot kayo sa video na to. And also don't forget to like and subscribe. See you in the next video. Mabuhay!